19:31, nagkwento si Jesus ng patungkol sa dalawang tao. Ang pangalan ng isa ay Lazaro, ang isa ay hindi ibinigay. Siya ay tinawag lamang na mayamang lalaki. Maraming nagsasabing ito'y talinghaga lang. Ito'y kasaysayan ng dalawang tunay na lalaking na buhay dito sa daigdig. At nang sila'y namatay, ay napunta sila sa magkaibang tunay na lugar para mabuhay magpawalang hanggan. Sapagkat ibig po naming maisalarawan ang kasaysayan ito, tatawagin natin sa pelikulang ito ang mayamang lalaki na Dives. Mahilig si Dives mamasyal kasama ang kanyang mga kaibigan at limang kapatid upang maipamalas niya ang kanyang katanyagan. Ang mayamang lalaki may libo-libong hektaryang lupa na kung saan ang kanyang mga katulong ay nagtatrabaho na may kahigpitan. Ngunit para kay Dives, ito'y parwala. Ang mahalagang bagay sa kanya ay kilalanin siyang Panginoon sa kanyang kinasasakupan. May mga okasyon sa kanyang pamamasyal na nararating niya ang napakagandang Petra, ang siyudad na ilukit sa bundok. Ito ay ang bundok si Ir at ang sila sa lumang tipan. Ngunit ang paglalakbay ni Dives ay hindi isa lamang pagamasin. Siya'y lumalabas upang kumita ng salapi at dayain ang sinumang kaya niyang dayain. Si Philip at Nathaniel, dalawang alaga ni Jesus, ay mayroong pangaral na ginaganap sa araw na iyon malapit sa bahay ng mayaman. Sila'y mga tagasunod ni Jesus. Nagpapatotoo at nag-aawitan. Nagpapatotoo at nag-aawitan. Tingnan natin kung anong kalokohan ang kanilang ginagawa. Tayo na, mabay. Isang maling relihiyong dumadaya sa maraming tao sa lupain ito. Isang mandaraya, manlilin lang, bula ang propeta. Hindi mo siya kailangang sundin. Salamat, mga kababain. Ngayon, pakinggan natin ang aking mabuting kaibigan si Nathaniel. Salamat sa iyo, Philip. Alam ninyo, bilang isang disipulo ni Kristo Jesus, ay dapat kong sabihin ang aming misyon na mangaral. Mangaral at sabihin sa Hudyo at Hintil na si Jesus ang mabuting pastor na naparito upang iligtas sa mga tao sa kanilang kasalanan. Narinig ko ang inyong pinag-uusapan kanina. Ako'y tulad niyo rin noon. Nang una kong marinig ang tungkol kay Jesus, hindi ako interesado. Subalit ang kaibigan kong si Philip ay kinausap akong may kagalakan patungkol sa Panginoong Jesus. At ako'y nakinig. At ako'y naniwala na si Jesus ang siyang tanging bugtong na anak ng Diyos at siya'y aking tinanggap bilang tagapagligtas. At kung siya'y inyong tatanggapin, kayo'y maliligtas sa inyong mga kasalanan. Tamang sinabi niya, kaibigan. Salamat nala. Pero hindi nabali. May mas mahalagang bagay kaming gagawin kaysa hayaan sabihin ng isang anak ng karpintero ang dapat kong gawin sa aking oras. Maligayang araw sa inyo. Walang oras si Dives para sa anumang bagay o sinumang tao na hindi makadaragdag sa kanyang karangal. Ngunit marami siyang panahon sa layo ng katawan. Ating pagmasdan si Dives at ang kanyang mga kapatid sa isang kasiyahan. Handa silang panuorin ng mga sundalo sa kanilang madugong gawad. Ano ang maglalaban ngayon, Dives? Grupo ng mga tumakas na alipin ang papatay ng mga sundalo. Tiyak na malaking kasiyahan ito. Lumakad na kayo. Sige, lumakad na kayo. Tayo na, mga
Davis. Maaari bang makahingin ang tirang pagkain? Gutom na ako. Gutom ka pala? Bakit hindi ka magtrabaho para mabili mo ang sarili mong pagkain? Matutuwa ako kung kaya ko lamang. Ikaw ko'y napakahina na. Wala na akong magagawa kundi ang umupo rito at maghintay ng mga mumu. Pare-pareho kayong mga pulubi. Jonah, kumuha ka ng isang lumang tinapay sa opsina. Inuulit ko, lumang tinapay at ibigay mo rito sa matandang pulubing ito. Kakausapin kong aking kaibigan si Haring Herodes. Sasabihin kong ipagbawal ang mga pulubing kumakalat sa daan. Natanag pareserba ka ba ng magandang upuan para sa atin? Binigyan nila tayo ng magandang lugar. Doon sa lugar kung saan tinutusok ang mga puso ng mga alipin. Magaling, magaling. Tanong mo eh. Sana'y wala na ang gusgusing Lazarong yung pagbabalik natin doon sa may pintuan. Yung iba sa inyo yung umalis sa daan bago ko kayo ipahuli sa sundalo. Ah, ikaw, Pulubi. Narito ka pa pala. Wala ka bang mauuwian? Wala, Panginoon. Wala sa ngayon. Ngunit isang araw ay tatahan ako sa mansyon ng aking Panginoon. Kung ang tinutukoy mo ay ang aking kaibigan si Haring Herodes, hindi kanya hahayaang lumapit sa kanya. Hindi. Ang tinutukoy ko'y si Jesus. Si Jesus na taga Nazareth. Palagay mo kaya'y matutulungan kanya? Opo, natulungan na niya ako. At ako'y ililigtas na niya. Sa tingin ko, hindi ka ligtas. May sakit ka, gutom, at walang kaya para sa sarili. Nakikita mo lamang ang aking katawan. Ngunit nang tanggapin ko si Jesus bilang tagapagligtas, inalis niya ang lahat ng kasalanan. Binigyan niya ako ng kapayapaan at nilarapat niya ako sa harapan ng Diyos. Bakit wala siyang ginagawa sa mahina at nabobulok mo ang katawan? Ibihisan niya ang bulok kong katawan. Kung ako'y mamatay, ako'y patutungo sa walang hanggang kapayapaan at katuwaan. Ako'y manwalhating mananahan kasama niya magpakailanman. Nais mo ba siyang gawing sariling tagapagligtas at Panginoon? Pero katulad ng marami ngayon, si Davis ay walang panahon para sa tagapagligtas o Panginoon. Abala siya sa paghahanda ng isang malaking handaan na dadalawa ng mga dakilang tao sa lupain yun. Dumarating na silang lahat. Ang tanggal na Poncio Pilato, ang hari ng Syria, at ang kanyang asawa. Si Laxinius, isang mayamang negosyante taga Tyre, si Haring Herodes at rey ng Herodias, si Senador Habeto ng Roma, at siyempre naroon si Dives kasama ng kanyang paboritong babae, samantalang si Mrs. Dives ay nagmumukmok sa isang tabi. Ang pinunong saserdotes, si Caiaphas, ay dumalo rin para bumati kay Dives. Sandali lang mga kababaihan, iwanan muna niyo. Pinasasalamatan kita sa napakalaking kaloob mo sa templo. Walang anuman. Ang pinag-uusapan nila Caiaphas at Dives ay patungkol kay Jesus, isang pagsambabait sa hudyong saserdote at mayamang Dives. Inaangkin pala niya na siya ay anak ng kataas-taas ang Diyos, samantalang maraming nagsasabing ipapapos siya. Masasabi ko sa iyo, Caiaphas, kung mapapaalis natin ang mga taong tulad ni Jesus dito sa lupain ito, ito ay magiging mabuting tirahan. Salamat na muli sa iyong mabuting handog. Halina kayo mga babae. Pagmasdan mo lang sila. Pinunong Davis. Ano yan? Ang pulubing Lazaro'y patay na. Salamat naman. Dahil dumadating na mga bisita ko. Kukuha ba ng alipin para dalhin ang bangkay? Aba, siyempre. Namatay si Lazaro sa isang madilim na lugar.
Ang hindi alam ni Divers, si Lazaro binisita ng mga tagalangit sa sandali ng kanyang kamatayan para dalhin siya sa kaluwalhatiang langit. Magbawang ka, anak. Malaya ka naman. O anong saya ng araw na ito para kay Lazaro? At anong saya din ito sa inyo kung kayo'y handang humarap sa Diyos? Ngunit mayroong kaligayahan sa lahat na inihanda ng Diyos. Mga awit 16:11 at ang sabi, sa kanyang kanang kamay ay may mga kasayahang magpakailanman. Maraming masasayang pangyayaring magaganap sa tabi ng ilog ng buhay. Lahat ay makakain ng tubig ng buhay. Anong awitan at kadalakan doon magpakailanman? Ngunit balikan natin ang pagdiriwang ng mayamang Divers. Sa kasalukuyan, ang pagtitipon ay nasa kalagitnaan. Tahimik! Tahimik, mga kasama! Magbibigay galang ako sa ating hari, kay Haring Herodes. Hindi ako makahinga. Tatawag ko man ang magagamot. Ngunit huli na, wala na magawang buting magagamot para sa kanya. Patay na siya. Yun ang huling pagdalo niya ng kasayahan. Masasaksihan lang ng mga taong huling palabas ni Divers doon sa kanyang kabaong. Mga kaibigan, malaking kawalan para sa atin isang mabuting mamaya ng ating bansang pumanaw ang kaibigang Davis. Si Ginoong Davis ay isa kong matalik na kaibigan. Bagamat siya ay hindi matapat na dumadala sa maraming serbisyo, pero matapat naman siya sa templo. Sa pamamagitan ng pagkakaloob ng mabubuting halyo, natitiyak kong maunawa ng Diyos na siya isang abalang tao. At wala akong duda kung nasaan siya ngayon. Siya ay nasa langit at naghihintay sa ating lahat upang katagpuin doon. Ngunit nagkamali si Caiaphas. Sabi ng Biblia, at sa Herodes, si Divers ay itinigin niya ang kanyang mga mata at natangaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat ako'y nahihirapan sa alam na ito. Katapos sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na habang ikaw ay buhay pa. Tumanggap ka ng mga mabubuting bagay samantalang si Lazaro ay mga kahirapan. Ngunit ngayon, inaaliw siya rito.
at ikaw ay pinahihirapan. At bukod sa lahat ng ito ay may isang malaking bangin na kalagay sa pangitan namin at ninyo upang ang mga ibig tumawid buhat dito patungo sa inyo hindi maaari at kayo din walang makatatawid mula dyan patungo sa amin. Ama! Isugo mo si Lazaro sa lupa! Harap ang patungo sa amin! Upang hindi sila mabunan dito sa lugar ng pangkulusa! Nasa kanila! Propeta, bayaan sila'y pakinggan din ah. Hindi, Amang Abraham. Kung ang isang mula sa mga patay ay makaparoon sa kanila, sila'y magsisisi. Kung hindi nila pinakibubayin si Moses at mga propeta, ay di maiikahit sila kahit ang isa'y magbangon sa mga patay. Bakit nababahal ang mayaman para sa kanyang mga kapatid upang mapaalalaan ang tungkol sa impyerno? Dahil ba sa dakilang pagmamahal niya sa kanila? Sa wari ko hindi, mayroong nasa isip niya. Na alam niya na kapag ang mga kapatid niya pumunta sa impyerno, ay susumbatan sa nila sa pagtungo nila doon at yun ay karagdagan sa kanyang paghihirap. Ngunit, humantong din sila sa impyerno. Sa pangkaraniwang istorya, ito ang wakas. Makakauwi na tayong lahat at kalimutan ang tungkol dito. Ngunit hindi sa walang hanggang kasaysayan tulad nito. Ang pangyayaring tulad nito ay magpapatuloy magpakailanpaman. Ang alam ng apoy ay magpakailanpaman. Ang pagtulusa ay magpakailanpaman. Ang alaala noon ay magpakailanpaman. Ang pag-auhaw ay magpakailanpaman. Tignan natin si Davis pagkalipas ng 1,000 taon, siya ay nandun pa rin sa impyerno. Nakamig lang ako. Pero hindi! Nagmalaki ko! Lahat ng tinignan mga yun ay bumabalik para ako'y usigin! Maging si Lazaro! Walang halaga ang aking katawan sapagkat ako'y tutungo pag ako'y namatay sa kapayapaan at kagalak. Ngunit ang kasaysayan ay hindi natatapos dito. Sa mga oras na ito na 20 siglo habang tayo nagtatabasa ng buhay na ito, ang mayaman ay nagdaranas na ng paghihirap sa 2,000 taon. Sa mga sandaling ito, ang kanyang paghihirap sa alam na iyon ay walang kahit na konting patin. Ang kanyang dilay utal at tuyo, patuloy siyang nagbibintang at pinagbibintang at pero sa kabila nito ay mayroon siyang kinatatakutang kasama ng ibang naroon. Ito ang pag-aarap nila sa dakilang puting lutlukan ng paghahato. Anong kahiyaan at hapis kung buksan at basahin ang kanilang mga ginawa? Maririnig nila ang mga salitang, lumayo kayong mga isinumpa sa walang hanggang nag-aalam na apoy na inihanda para sa diablo at kanyang mga kampong. Nakita natin ang ilang kahindik-hindik na pangyayari sa impyerno na nilarawan pero sa salita o larawan ay hindi ba isa sa adang lagid nito. Sa Hebreo 10:31, kakilatilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Hayaan ninyo na bigyan ko kayo ng isa pang halimbawa tungkol sa impyerno. Ang impyerno ay magpakailanman. 10,000 taon simula ngayon ang bawat makasalanan ay naroon pa sa impyerno. 100,000 taon simula ngayon ang magsalanan ay naroon pa sa impyerno. 1,000,000 taon simula ngayon ang bawat magsalanan ay naroon pa sa impyerno. 100,000,000 taon ang bawat magsalanan sa impyerno ay nagkakasala, nagbumula, umiyak, nanlulungo pa sa sakit na hindi pa naranasan ng mortal na tao sa ngayon. Tignan ninyo ang chart na ito. Ang layunin ko ay tulungan kayong mag-isip kung hanggang kailan ang impyerno. Ang numero 1, kung dagdagan ng 6 na 0 ay 1,000,000 taon. Dagdagan pa ng 3 zero, ito ay 1,000,000,000 taon. Dagdagan pa ng 3 zero, ito ay 1,000,000,000,000 taon. Pero hindi lang yon. Kung tinanaw natin ang chart, makikita natin ang bilang isa at maraming zero na naglalarawan ng 33 trilyong taon. Pagkatapos ng mahabang panahon ito ay walang pag-asang makatabas ang makasalanan sa impyerno. Mananatili sila doon magpakailanman. Isa sa mga kilalang mga nararal ngayon ay si Dr. Bud Wayne. Ang kanyang paniniwala tungkol dito'y tuwiran. Sa kabila ng mga sinasabi ng mga kritiko at mga nagmamarunong tungkol sa impyerno, naniniwala ako ang paglalarawan ng ating Panginoong Jesus sa Lucas 16 ay siyang talagang tama. Tila nakikinikinita ko ang impyerno ay hantungan ng mga namamatay ng mga hindi ligtas. At doon ang pagpaparusa ng may kamalayan ay maliwanag na isinasagawa. Halimbawa,
maraming taong hindi makapaniwala sakaling napag-alaman nila na sa parehong luma at bagong tipan ng Biblia, nagtuturo na ang kaluluwa ay tunay na nakararamdam ng tulad ng sa katawan. Halimbawa, sa talata 23, ang mayamang lalaki ay nagising na lamang sa gitna ng matinding pagdurusa. Binata, kanino ka nagpapalakas na para lang sa kanila ipapahabak mo yung kaluluwa sa impyerno? Hindi ko ibig na magsalita ng ganito, binata. Pero kung ikaw ay nasa impyerno ngayon, makikita mo si Ken sa apoy ng pagdurusa. Makikita mo ang paghihirap na hindi mo pa nakikita. Ang impyerno'y tinawag na walang hanggang kailalim ang buhay. Nangangahulugan ang mga makasalanan na ipatuloy na nahuhulog magpakailanman. Wala kang mayayapakang matiwan. Sa Apokalipsis 9, mababasa natin ang patungkol sa mga nilikhang tumataan sa impyerno na silang bahagi ng paghihirap doon. Aawit sila sa lupa sa loob ng 5 buwan para pahirapan ang tao at muling babalik sa impyerno magpakailanman. Tinawag na balang itong nilika pero hindi tulad ng mga balang na nakikita ninyo. Ang mga ito'y tulad ng kabayo. May mga pananggalang ng bakal, ang paa nila'y tulad ng sa leon. May buhok ng babae at karoon ng bintok. At ang kanilang buntot ay tulad ng alakbang. Ang walang hanggang pagdurusa ng mga isnong may maulunigan magpakailanman. Inong isipin ang pagtakas ni isaw. Ito'y bunga ng pagbibilip ko ng aking kaluluwa sa isang mangkok na pagkain. At ang bawat makasalanang nagtungo sa impyerno. Simula nung unang panahon hanggang sa kasalukuyan ay naroon. Noong bago pa lang ang tao sa lupa, mababasa natin ang unang mamamatay tao sa Genesis 4 at kinausap ni Cain ang kanyang kapatid na Abel. At nangyari nang sila'y nasa parang ay tumindig si Cain laban kay Abel na kanyang kapatid at siya'y kanyang pinatay. Maaaring sinakal ni Cain ang kanyang kapatid hanggang mamatay. Ngunit kahit ano pang ginamit niya, natitiyak ko na hindi niya ito malilimutan. Sa ikalawang hari, kabanata 8, mababasa natin ang isa pang kasaysayan ng pagpatay. Si Asael pinatay niya ang Haring Ben-Hadad na nakanatay sa banig ng karamdaman. Kumuha si Asael ng makapal na tela, itinubog sa tubig at inilagay sa mukha ng hari hanggang mamatay. Planang oras para talakayin pa natin ang patungkol kay Ahab at Jezebel. At ang iyan ang masamang rey, ang panahon sa Eksodo, at ang iba pang mamamatay tao sa lumat bagong tipan. Maraming maaari natin pag-usapan, ngunit isa na lamang gagawin halimbawa, ang pumatay kay Juan Bautista, si Herodes, Herodias at Salome ang mga pangunahing tao dito. Pero ang lalaking pumugos sa ulo ni Juan Bautista ay naroon din. Kaibigan, tanungin mo ang iyong sarili, ganyan ba mahalaga ang aking mga kasalanang pagdurusa sa impyerno? Kung ikaw ay naroon sa impyerno ngayon, magbabago yung isip. Marahil makikita mong ilan sa mga mamamatay taong binanggit sa Biblia. Sa ulo ni Juan Bautista at ibinigay kay Salome.
Hindi niya nakakalimutan lahat ng makita niya akala si Juan Bautista. Hindi kasi Juan Bautista, di ba? Hindi. Hindi ako. Hindi. Kawawang kain. Sana'y matigilan niyang tingnan ng kanyang mga kamay na ginamit pagpatay sa kanyang kapatid na si Abel. Ayun. Siya si Hazael na hari ng Syria. Naging hari siya pagkatapos niyang patayin si Ben-Hadad. Ngunit dito sa impyerno, isa lamang siya sa mga kaluluwang walang pag-asa. Bakit nakatingin sa akin ang lalaking iyon? Sinabi ko na sa'yo. Akala niya ikaw si Juan Bautista. Buhay pa siya! Buhay pa siya! Ngunit ngayon, papatay ko siya! Bagay niyo, hindi ko alam ang iyong iniisip. Ngunit kahit anong iyong pagkakalarawan sa impyerno, ay mas higit pa roon, alam mo ba? Ang susunod na hakbang ay nasa iyo. Ibig ng Diyos na maligtas ka. Dapat kang sumunod sa kanyang tawag. Bakit hindi ka tumayo sa iyong pinauupuan ngayon at pumunta sa unahan? Ito ang pinakamahalagang pagpapasyang gagawin mo. Maligtas ngayon din. Opo, Pastor. Ayan, ipakita ko sa iyo sa Biblia. Sa Aklat ni Juan, Kapitulo 6, 37. Ang lahat na ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin. At ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Hayaan mo ba si Jesucristo magligtas sa iyo ngayon? Opo, Pastor. Kung gayon, anilahan mo na siya. Panginoon, alam kong nagkasala ko sa iyo. Patawarin mo ako, Panginoon. Patawarin mo ako. Alam kong namasak ko sa akin, pero hindi ako nakinig. Iligtas mo ako, Panginoon. Gusto kong mapunta sa langit. Ayokong mapunta sa impyerno tulad ni Ken. Panginoon, iligtas mo ako. Ngayon din, nailigtas ka na ba niya? Opo. Tapos kapag namatay ka, saan ka pupunta? Pupunta ako sa langit. Paano mong nalang? Tinanggap ko si Jesus. Pumasok sa aking puso. Pasalamatan natin siya sa pagliligtas sa iyo. Ama, salamat sa pagliligtas mo kay Kim sa gabi nito. Salamat po sa pagdadala mo sa kanya sa simbahan ito. Salamat sa ginawa mo ngayon ang lagi mong ginagawa sa buhay ng mga makasalanan. Wouldn't you also like to come to Jesus and be saved today? Perhaps you're saying, Preacher,
I couldn't come after a message like that. People would say I'd been scared into getting saved. What would that matter? You're looking at a man who in 1940 got scared that I'd go to hell. And I came to Jesus, and he saved me. He would do the same for you if you would let him. Won't you get up from where you are and come to the altar right now? He wants to save you.